Hey guys, ito ang pinakasulit na smartphone ngayon sa halagang 10,000 na presyo na mayroong magandang performance sa games at naka 5G ready na rin siya. Naka high graphics siya at very high frame rate sa Call of Duty Mobile. Mataas to guys para sa ganitong presyo. Pwede siyang ilagay sa may max frame rate niya pero magiging low graphics lang siya. Malakas din ang speaker niya dahil naka dual speaker na rin siya. Ramdam ko guys na halos pumapalos ng 60fps para sa may high graphics niya. Hindi to kaya guys ng ibang 5G phone na mabibili natin sa ibang brand sa ganitong presyo, like ng mga naka Dimensity 700 or Dimensity 810 5G. Dahil para sa 10,000 na presyo niya is naka Dimensity 900 5G na siya. Mataas to guys kung naghahanap tayo ng 5G na phone ngayon na mayroong magandang performance din sa games. Actually guys, dalawang phone lang ang mayroong Dimensity 900 5G na lumabas ngayon 2022 sa ganitong presyo, si Tecno Pova 5G at itong gamit ko ngayon na si Infinix Zero 5G. Yes guys, si Infinix Zero 5G to na color orange. Naka leather texture siya sa may likod. Hindi tulad guys ng Infinix Note 10 Pro na napakakapitin ng fingerprint yung likod niya. Halos hindi sila nagkakalid ng performance si Infinix Note 10 Pro. Siyempre mas maganda na itong Zero 5G dahil nga naka 5G ready na rin siya. Isa pang okay dito guys, kung mahilig kayong mag-video dahil supported na siya ng 4K 30fps sa may rear camera niya saka may front camera selfie niya. Madalang to guys sa ganitong presyo na meron ganitong quality sa may video. Meron din siyang 1080p na 60fps para sa smooth na video quality. Naka triple camera nga siya guys. The 48 megapixel na main camera. Okay naman siya, detailed naman at sharp yung mga quality niya. Pero still I think much better pa rin ang camera ng Infinix Note 12 compared dito. Pero hindi nga lang supported guys ng 4K video ang Infinix Note 12. Naka ultra ang frame rate niya at high naman ang graphics dito sa may Mobile Legends. Well maybe na rin guys dahil naka 120Hz na refresh rate siya at mas mataas na rin ang GPU nito sa may Note 12 dahil nakamalay G68 na MC4 na siya. Still mas mataas pa rin ang GPU ni Infinix Note 10 Pro pero hindi nga lang siya naka 5G. Riding papalag naman to. Plus malaking points na rin sa akin guys yung design ng Zero 5G lalo dito sa may color orange. Nandito rin naman guys yung mga ibang features na ina-advertise sa ibang phone like ng additional 5GB RAM, 33W sa charger at as of now naka Android 11 pa rin siya, wala pa siyang update sa may Android 12. At para sa akin mas refined na yung Android version na to compare guys nung nasa Note 12 na bago lang. Ito pala yung score niya sa may AnTuTu benchmark app sa mga interesado dyan. Para sa akin hindi siya magandang basehan ng bilis. Iba pa rin guys kung titingnan natin yung performance niya sa iba't ibang games like dito sa susunod na games natin sa may PUBG Mobile. Ito talaga ang magandang pang PUBG Mobile ngayon dahil naka HDR siya sa may graphics at ultra naman sa may frame rate niya. Mas mataas to guys compare kay Infinix Note 12 na 5G edition pang kung tawagin. Ramdam ko dito guys na halos pumapalo rin siya ng around 50 to 60fps kaya kung pang games lang din hindi kayo mabibitin dito. Tiyamak na masulit to sa paparating ng Camon 19 Pro 5G na merong 15.5 na SRP dahil naka Dimensity 810 lang siya. Mababa yun guys kung pang games lang yung hanap natin. Medyo madala mag sale to guys dahil 12K ang SRP nito pero magiging around 10K lang siya pagka nakasale sa may Shopee. Kung ayaw nyo naman na Infinix, meron sa comment pinakamagandang Realme ngayon. And that's it guys for this video. Thank you for watching.